Napatawa na nga ng parusa si Beverly sa kanyang ginawa kay Ayton at hindi ito nagustuhan ni Draymond Green. Pero bago natin yan pag-usapan, ito muna ang teammate ni Green, si Andrew Wiggins. Dahil mga idol, grabe ang kanyang ginagawa this season, career high pagdating sa efficiency. Career high mga idol, 50% sa field goal percentage, career high din na 43% sa kanyang mga 3-pointers. Tapos nag-improve pa sa scoring department from 17 points to 19 points this season. Pati rin mga idol, kanyang ang rebounds ay ang kanyang career high, 5.5 points per game. So sa medyo struggle na season ng Golden State Warriors ay may positibo pa rin. Dahil nga ang kanilang all-star player is playing like an all-star. Kahapon nga sa laban nila ay nagtala siya ng 31 puntos, 31 points, kaya nga panalo ang Golden State. So isa nga yan sa mga bright spots ng Warriors this season. Ang kanilang player na si Wiggins ay talaga namang naglalaro ng maganda at nagtatala ng kanyang career highs. At ngayon naman ay pag-usapan pa rin natin ng isang good news. Itong former Spurs player na si Josh Primo ay mukhang magiging malaya nga matapos na iatras nga ng former Spurs psychologist na si Hillary Cotten ang kanyang lawsuit. Hindi na nga tinuloy ang kaso sa batang ito. At kung hindi nyo alam at hindi kayo pamilyar dito nga sa sitwasyong ito, well, ito kasing si Josh Primo ay inakusahan na itong ang psychologist na itong Spurs na ipinapakita nga daw na itong batang si Primo ang kanyang mga maseselang bahagi dito sa psychologist na ito. Kaya nga na-wave itong si Primo ng Spurs, tapos matapos ma-wave ay kinasuhan. Pero ngayon ay parang nagkausap at nagkaayos na nga ang two sides at ngayon ay hindi na nga daw itutuloy ang pagkakaso sa batang ito. At mga idol, matapos nga ng dalawang good news natin ay tapusin natin ang ating video sa isang bad news. Sabi ni Shams Saranya, ang NBA ay sinuspindi na si Patrick Beverly for 3 games. Mawawala nga siya laban sa Spurs ulit at sa Pacers. Makakabalik si Beverly sa December 1 na laban nga sa Portland Trail Blazers. At eto nga si Draymond Green ay hindi yan nagustuhan. Sabi niya 3 games is a bit excessive. Masyado nga daw madami yung 3 games para sa ginawa ni Beverly. At kagaya nga ni Draymond Green ang mga sa lobby ng NBA fans sa balitang ito. Ang dami daw ng 3 games para sa simpleng pagtulak lang na ito ni Patrick Beverly kay Ayton. Dapat nga daw ay fine lang or maximum 1 game suspension. And I think mga idol, ginagawang example ng NBA itong si Patrick Beverly sa kanilang mga players na kapag ganito ang ginawa nyo, ito ang parusang matatanggap nyo. At alam na din naman natin siguro na ginagawa nga ng NBA ang lahat para nga hindi magkaroon ng mga ganitong iskandalo. Dahil ito ay hindi nga maganda para sa image ng NBA, sa image ng basketball. Kaya nga kung mapapansin nyo ay kay bilis ng mga referee na ibigay ang mga technical foul sa mga players na nagkakasagutan para nga hindi na lumaki pa at magkagulo pa. Dahil again, hindi yon maganda para sa image ng NBA. So yes mga idol, agree ako kay Draymond Green pati na rin sa mga NBA fans na 3 games is a bit excessive, sobra naman yata. Pero I think kailangan din ito para nga mag-set ng example itong si Adam Silver ang NBA sa mga players na ganito ang gagawin. May suspension na parating at likely without pay din yan.